No, magandang umaga mga kapigmate. May mga vlog tayo about sa paraan para mawala yung pagtatay ng mga piglet, ng mga fattening. Yan. Marami tayong vlog about sa para mawala yung pagtatay ng fattening. Nasagot na nating lahat yan. Pagtatay ng mga piglet natin. So, marami pong pagtatay ang pinoproblema ng ating mga hog raiser. Ito mga pagtatay ng mga bakti mga kapigmate. Yan. Nasagot na rin po natin yan. Meron pa tayong isang katanungan mga kapigmate dito na konektado rin sa mga pagtatay. So, alam nyo ba yun mga kapigmate? So, shout out sa'yo kay Sir Armando. So, shout out sa'yo Sir Armando. Paano naman daw kung yung inahin ang nagtatay? So, mga kapigmate, ha, hindi lang patining, hindi lang biik, hindi lang mga pagkawalay nagtatay ang mga baboy. Pati inahin po mga kapigmate, nagtatay rin. So, ito ang pinaka-the-best na paraan mga kapigmate para mawala yung pagtatay ng inahin. So, unang-una, ito, pinamadali ito kasi ang inahin mga kapigmate ay okay lang yan na biglaan tanggalan ng pagkain. Walang problema yan. So, alam niyo naman ang gamot sa pagtatay. Kahit anong age ng baboy ng mga binablog natin, lahat ng nagtatay mga kapigmate, hindi po ako gumagamit ng gamot. Injection or mga powder na yan, Yakult na yan, uling na yan, yung mga sinasabi na maraming vlogger dyan about sa gamot sa pagtatay. Mga kapigmate, wala po kayong gagawin, kundi magbawas ng pakain mga kapigmate. So sa inahin mga kapigmate, pag nagtay po yan, halimbawa dito sa isa inahin mga to mga kapigmate, isa dyan ang nagtay, huwag nyo pakainin maghapon. Kinabukasan, makikita nyo, tigas ng dumi. Yun lang mga kapigmate, ganun lang kabilis yun. Isang araw lang yan mga kapigmate, maghapon, napansin nyo lang nung umaga pa lang pagpunta nyo sa kulungan, ay may nagtatayong inahin. Ang gawin nyo, sa umagang yon, huwag nyo napakainin. Tapos tanghali, huwag din. Sa hapon din, huwag din, mga kapigmate, huwag. Kinabukasan, check nyo sa umaga kung may tae siya. Kung may tae siya na malambot pa, mga kapigmate, huwag nyo pa rin pakainin ng umaga. Pwede rin, pakainin nyo ng konti sa umaga. Pero mga kapigmate, nakasigurado ako, pag sa 12 oras pa lang hindi nyo pagpapakain ng inahin, mga kapigmate, ay tigas na agad ang dumi niyan. So, wala nang tigas na po agad ang dumi niyan, mga kapigmate. Napakabilis lang yan, mga kapigmate. Kaya, huwag niyong gamutin kung ano-anong gamot ang mga baboy niyo, mga kapigmate. Lalo na sa pagtatay, mga kapigmate. Ano lang yan? Palimitan yan, mga kapigmate. Overfeeds. Kung hindi overfeeds, mga kapigmate, bigla ang pagpalit ng feeds. Kunwari, sabi natin na gestating kayo, mga kapigmate, tapos bigla kayo nagpalit ng lactating. Nanibago yung baboy. Pag nanibago yung baboy, mga kapigmate, hindi yun overfeeds. Nanibago lang siya. Ganon din ang gagawin nyo. Pag nagtatay yung inahin nyo, huwag nyong pakainin. Yun lang nakikita ko o nagawa ko ng mga paraan mga kapigmate dito sa mga alaga natin. Kasi ako ganito na medyo tagal-tagal na rin tayo nag-aalaga ng baboy mga kapigmate. Na-experience ko yan nung mga naunang taon ng pag-aalaga ko. At yung mga unang taon ng pag-aalaga ko mga kapigmate, yun na po yung naging experience ko para sa mga ganyang sitwasyon. At yung pagtatay po ng inahin mga kapigmate, naranasan ko po yun ay mga 2 years na ako nag-aalaga ng baboy. Tapos, nung nag-ana rin po ako, nagpalit po ako ng feeds mga kapigmate. Kasi sa pagpapalit ng feeds, iba-iba po yung ano yan mga kapigmate, iba-iba yung ratio, yung dami na pwede ibigay sa inahin. So, nagpalit ako ng feeds noon na mix, yung mini-mix lang namin para makatipid daw. Pero, mas napapamahal kami sa pagod, sa dami ng materi, ng mga mini-mix namin. Tapos, mas maraming feeds na gagamit. Kasi yung mix namin, katumbas lang noon, parang tahop lang din. Kahit may pure feeds kaming kasama doon, ang katumbas noon, parang tahop lang din. Kaya, sa pagbibigay ng pagkain, naranasan din ng mga inahin na mabigla. Tapos, kahit sabihin natin yung dami ng pagkain niya, normal lang yung binibigay, pero bigla kayo nagpalit ng feeds, ang mangyayari sa inahin yung mga kapigmate ay magtatae. So, kung magtae mga kapigmate, okay lang. Madali lang yan, bawas kain lang. Ang number one problema dyan mga kapigmate, hindi lang yung pagtatay ha, pag bigla-bigla kayo magpapalit o sabihin natin na hindi nagustuhan ng inahin yung feeds, yung kawalan ng gana kumain ng inahin, yun ang pinaka-mahirap. Kaya yun mga kapigmate, yun lang yung sagot natin kay Sir Armando. Tandaan nyo mga kapigmate ha, lahat ng klase ng baboy, lahat ng baboy, once na nagtae, napakadali lang. Huwag nyong pakainin sa loob ng 12 oras. O, kung hindi nyo naman kaya na hindi magpakain, kasi marami sa atin mga nag-aalaga ng baboy, naaawa, bawasan ng pakain. Yung dating pakain na 1 kilo, gawin kalahating kilo.
kung kaya niyo naman gawin yung 1/4, mas maganda nga, huwag niyong pakainin, di ba yung nga sabi ko, mas maganda huwag niyong pakainin, para oras lang bibilangin yung mga pigmate, wala nang pagtataing yan, bakemen niya na bagong walay, or patining, or inahin. Yan, yun lang mga kapigmate, maraming salamat. Ito, ulit si John Jerry Alton ng All About Pig Learn.